Nako, paano ba ito? Mukhang na fake news si Senador Amy Marcos. Ito parinig ko muna sa inyo. Ito yung lumabas na sa media, social media, kung saan-saan na kanya sinasabi tungkol sa missile. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusog dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. At ang plano, yung hypersonic missile. At nakatakda na yung 25 na target nila. Ang hypersonic missile ay mga missile na kaya... Silpin mo yan, no? Nakatakda na, ha? Missile daw, sabi ni Amy. Diba? Ginawa ko ng topic yan ng isang araw. Pero may bago dito. Alam nyo bakit? Aba, hindi lang po ang Philippine government, especially ang military at intelligence community, ang nagsabi na walang ganyan. Ultimo ang China, nagpalabas ng official statement. Ano ang sabi ng China? Walang ganyan, hindi totoo yan, wala kaming planong ganyan. Wow. Pero sinasabi ni Amy, nakuha niyang report na ito na raw ang nakatakdang gawin, gagawin ng China sa 25 mga lugar. Eh di ba grabing pananakot yan? Ano ba ito? Ang tanong, pagka ganyan ang balita na gagaling sa isang senador o kahit sino, di ba may pananagutan yan? Di ba dapat papanagutin yan? Alam kong bakit? Kasi nagkukos ng ano yan. Magiging dahilan niya ng panic. Magiging dahilan niya ng takot. Di ba? Di ba pagka may mga nanggugulo sa kalye, yung public scandal or... Basta nanggugulo ka, may pananagutan pagka nagreklamo yung mga naguguluhan sa iyo. Ay ito, komunidad ang tinatakot niya eh. Isipin mo, 25. Sigurado-sigurado sa kanya, sa kanya sinasabi. Di ba na inyo napansin? Sigurado-sigurado siya doon sa kanya sinasabi na natanggap niya ang report na meron 22. Just imagine na ano daw, na target. Ay, gusto niyo paking ulitin natin yung kanya sinasabi? O para makuha niyo, tingnan natin kung makuha ulit natin yung sinasabi niya. Kakaiba eh. Hypersonic missile. Ayan, no? Hindi naman nila iniisip na lulusog dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ayan, no? Ang plano, air. At ang plano, yung hypersonic missile. At nakatakda na yung 25 na target nila. O yan, no? Ang hypersonic missile. Nakatakda na raw. Nakatakda na. Ibig sabihin, naka-schedule na. Grabe, ano? Parang, saan nakuha ni Amy yan? Di ba? Alam nyo, pasintabi na, hindi naman tayo nagmamagaling, dapat huwag natin tinatakot ng tao. Meron tayong pananagutan at responsibilidad sa bawat isa bilang mamamayan, bilang bansa, na huwag natin takutin sa halip ating pangpalakasin ang loob. Bigyan natin ng moral support ng ating mamamayan. Bigyan natin ng tulong na gumanda ang buhay nila. Maging mapayapa sila. Eh, ito, ano, itong sinabi ni Amy, ito ba kapayapaan ba ito? Na sinasabi niyang nakatakda na, nakahanda na mayroong missile na gagamitin ng China sa atin. Eh ngayon, anong nangyari? Nagdi-deny ang ating military, nagdi-deny ang Chinese government. Eh, saan ang galing yan? Hindi kaya na nagiinip si ano? Hindi kaya na nagiinip si Amy? Tapos pagising niya. Nagpa-interview at yung kanyang panaginip sinabi wala eh. Ah, pasintabi na, hindi ko pang i-insulto yan. Akin lang, wala akong nakikita rin kung saan pinanghuhugutan eh. Mali ba na lang kung maglabas yan ng dokumento magpapatunay kung saan galing yan. Ang problema ang China nagsalita na wala daw ganun, hindi raw totoo yun. Eh saan galing yan? Alam naman galing sa Amerika, hindi naman maglalabas sa Amerika ng ganyan. At saka si Amy, mas kilalang parang pabor sa China, hindi pabor sa Amerika. Paano mangyayari? So Amy, magpalabas ka ng clarification dito, please lang po. Senador ka ng Republika ng Pilipinas at kapatid ka ng Pangulo. Bakit mo naman tinatakot ang mamamayang Pilipino? At sa akin, yung observation at pananaw at opinion, ito'y pananakot. Dahil hindi totoo. Kahit totoo yan, dapat hindi mo nilabas. Dapat sinumbong mo, inilapit mo sa intelligence community at sa ating military para sila yung gumawa ng paraan na huwag mangyari ito at huwag magpanik ang tao. Inilabas mo eh. Inilabas mo sa iyong sariling social media account, nagpa-interview ka kung kanin-kaninong media, na-interview ka yata sa Channel 7, na-interview ka ng maraming media, pinanindigan mo eh. Nakatakda na. Ano ba yung Tagalog na nakatakda na? Naka-schedule na yung missile. Grabe naman.
Grabe ka, Amy. Hindi ko alam kung saan hinuhugot mo yan. Ano bang gusto mong palabasin sa ating bansa? Ang hirap na nga ng buhay natin dahil tayo biktima ng global inflation. Pang bansa o pang mundo. Pang kalahatang problema sa mataas na bilihin. Tayo mayroon din problema sa patuloy na pagtaas ng problema ng oil product. Kaya mataas ang fuel, mataas ang bilihin. Marami tayong problema, pati sa kalusugan. Sa climate change, tinatakot mo pa. Sa tingin mo, yung mga Pilipinong sinasabi mo na target dito sa 25 lugar na ito, nakakatulog pa sila ng mahimbing? Nakakatulog pa sila at nakakain na ayos? Hindi. May pangamba sila. Ngayon lang, nililiwanag ko dito sa aking channel para sakaling huwag na silang matakot. Huwag kayong matakot dahil ang sinasabi ng China, hindi totoo. Ang sinasabi ng military, walang ganyang report. Aba, meron kang obligasyon, Senator Aimee, sa bayan. At ngayon, meron ka na rin pananag. Sa aking observation, hindi lang obligasyon, meron ka ng accountability, meron ka ng pananagutan. Kasi ibang level na po yung sinasabi mo. Kung ito ay for publicity o ikaw ipag-usapan, ayan, pinag-uusapan ka na. Pero negative. Aba, mamamayang Pilipino, nabutante sa Mayo 2027-2025, mag-i-eleksyon. Baka tumakbo itong si Aimee bilang senador. Ba'y bahala na kayo. O kayong mga tinatakot, o kayong mga natakot, kayong nangamba sa statement na ito, bahala na kayo. Hindi ko sinasabing huwag niyong iboto, pero bahala na kayo. Pag kumandidato yan, kung anong gagawin niyo. Ang kailangan ng lahat ng Pilipino magkaisa. Kung ikaw ay nasa gobyerno, tumulong ka para sa katahimikan, kaunlaran, at magandang kalusugan ng bawat Pilipino. Kung nasa gobyerno ka, hindi mo trabahong manakot. Kung nasa gobyerno ka, hindi mo kailangan at trabahong maglabas ng ganito, lalo na kung hindi totoo. Kasi kung totoo yan, dapat yan pinapangalagaan at binabantay ng military para hindi matuloy. Eh hindi nga totoo, wala nga daw pong report . Wala daw ganyan . Ayan, inihulog ka ng China. Kung ikaw ay malapit sa China, inihulog ka ng China. Kasi hindi ka kinampihan ng China. Nag-deny ang Chinese government tungkol sa iyong mga sinasabi. Wow! Paano ba ito? Nakakabahalang nakakainis. Nakakatawa dahil senador na fake news. O baka naman ikaw mismo hindi ka lang na fake news. Baka ikaw ang gumagawa ng fake. Kasi fake news yan . Kung ikaw, kung may nagbigay sa iyo nito, na fake ka nung iyong informante. Pinake ka, ginamit ka nung nagsubo sa iyo. Pero kung wala naman nagsubo, at ito'y katang-isip mo lang o panaginip mo lang, ikaw yung gumawa ng fake news, delikado yan. O bahala na kayo sa 2025 election kung kailangan pa ba natin yung ganyan o hindi. Bahala na talaga kayo.